Hi guys! Welcome back! Mabilisang botika vlog lang to. Botika update. Kanina po ay pinuntahan kami ng SSS. Ito, yung mga papel na binigay sa amin. Ayan. Akala namin nung una mga ahente sila tapos magbibigay ng mga flyers kasi ang dami nilang dalang papel. Tapos ayun, nagpakilala sila, taga SSS daw sila at hinahanap yung may-ari. Nandito naman ako noon, edi yun, sabi, kayo po ba yung may-ari? Ang akala nila si Bri, empleyado ko siya. Hinanapan kami ng ng SSS contribution, yung mga proof na naguhulog kami. Eh, hindi naman kami naguhulog ni Bri. No, di? Naging honest naman kami. Sabi namin, ang tagal na po nung huli kaming nag-self-employed na naguhulog sa SSS. Tapos, ayun, wala talaga. Yung target nila, hinahabol nila. Kaya si nung una, medyo masungit sila. Oh, diba? Masungit sila nung una. Siguro, ang target nila, yung mga owner kung hinuhulugan ba na may mga empleyado talaga. Yung siguro yung target kasi yung una medyo masungit yung medyo masungit kasi. Sila tapos tinanong magkaano-ano ba kayo kaming dalawa daw. Sabi ko mag-asawa po kami. Tapos ayun medyo na parang kumalma na sila nung nalaman nila na mag-asawa kami. Tapos ang sabi na lang iba pa bang empleyado? May empleyado pa ba kayo dito? Sabi namin wala, kaming dalawa lang talaga. Tapos yun, ang sabi sa amin, maghulog na daw kami. I-update daw namin yung SSS contribution namin. Malapit lang naman daw kasi nandiyan lang. Guys, wala sila talaga nung papel na nakasulat na kung ano-ano yung pupuntahan nila na establishment. Siguro, kung ano yung madaanan nila, yun yung pupuntahan nila. Kasi ito, sinulat lang nila, tapos kinuha sa amin yung business permit namin para kopyahin doon yung company name, yung address, yung owner, ganun. Kaya kung meron kayong empleyado, hulugan nyo kayo mismo ang maghulog ng SSS nila. Meron kasi akong alam, ang ginagawa, parang usapan nila na, ikaw na yung maghuhulog ng SSS mo, ha? Yung parang ipapasa na nila sa empleyado, yung responsibility, ikaw na maghulog dyan, hindi na kita kakaltasan sa sahod mo. Huwag po ganun, dapat ikaw mismo na employer, ikaw ang maghulog. Maraming ganyang kaso sa Rafi Tulfo, yung sinasabi ng employer na nag-usap na kasi kami, siya na lang daw ang maghuhulog ng SSS niya, ganyan, hindi ko na siya kakaltasan, pero ang ending, yung employer pa rin po ang nadidiin, siya pa rin ang may kasalanan. Nakalagay dito sa papel na binigay sa amin, compulsory daw, lahat ng empleyado mo dapat ay merong SSS contribution na magte-take effect sa first day ng kanyang employment. Kung sino man daw ang hindi mag-comply, pwede po kayo ma-fine ng 5,000 to 20,000 pesos or imprisonment. Not less than 6 years and 1 day, nor more than 12 years. So, 6 years to 12 years. So, ayun, mga katulad kong botika owners, lalo na kayo kung may empleyado kayo, siguraduhin nyo na i-file nyo lahat ng mga SSS contributions nila, yung mga resibo, para if ever na merong pumunta sa inyo, mapapakita nyo agad. At kung hindi pa kayo nagsisimulang bayaran yung SSS contributions ng mga empleyado nyo, umpisahan nyo na po ngayon kung ayaw nyong mag-fine. At mga sis, hindi lang pala sa may mga butika ang business ha. Kahit sa ibang business kasi sabi ko nga sa inyo, nag-iisa-isa sila dito. Hinahanap naman nila ngayon yung sislingan. Sislingan daw dito. Hindi naman namin alam kung saan yun. So, hindi kami nagsalita. Hindi namin sila tinuro. Charot lang. Hindi namin alam yung sislingan sinasabi nila. That's all for today. Thank you for watching. Para sa iba pang butika vlogs na katulad nito, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang channel namin, Team Castle Vlogs. Meron din po kaming Facebook, pati na rin TikTok. Sa ulitin. Bye!